malaki ang dahon, pure na seedless yun. Opo. Ito tayo, ano ba ito? Mga langka? Ay, mga langka. Ano po ba siyang kuan langka? Ah, tulad ng yan, langkang ito. Mm-hmm. Yan tinatawag na latex. Latex, opo. Ayan, ano po ito? Ah, yung bungan China. Bungan China? Oh. Paano ba bungan China? Yung parang ginagawa nga nga? Oo. Ah, iba yung kuan langka. Pero ito yung bungan China, iba. Iba pa yung ginagawang nga nga. Yun talaga bunga. Bunga. Ito, bungan China. Bungan China. Oh. Gano'n nang po siya kalalaki? Ang bunga. Parang yung kwan. Okay, punta pa tayo doon sa... Mas malaki pa ng konti sa nga nga. O mas maliit po doon. Pero mas maliit siya nga nga. Ah, mas maliit siya nga nga. Oo. Pero yung pakla niya, gano'n din. Halos ganun din. Ganun din ang lasa niya. Ayun, iba pala pa ng mga klase ng variety niya. Eto. Oh. Ay, laki ano. Tumitimbang yan ng 8 kilo sang guwet. Ayan. Oo. Oh. Ay, laki pala ng papaya na yan. Ayan, grabe. Yung papayang yan. Magandang umaga po sa inyo mga tribe, welcome po kayo sa aking YouTube channel. Salamat po sa ating mga bagong subscriber. Dito po tayo ngayon sa ating pong kaibigan, sa ating pong supplier sa Kalisay, Batangas, kung saan po ay dito po ako. Maganda po yung punlang kalamansi na kung saan ay ating pong i-deliver sa mga ating pong mga subscriber, kung saan ay gusto pong magpatanim ng kalamansi, lalo na po kung yan ay maramihan. Eh, ngayon po mga katribya, kasi po tayo mamaya doon po sa mga halaman ni Kuya. Makita rin po ninyo yung kagandahan po noong mga pula na ito po yung hanap buhay ng mga kababayan po natin dito sa Batangas. Ang pag-grafted, ang pagsisidling po ng mga iba't iba pong mga fruit trees na kung saan ay nanggagaling po sa in-order sa iba-ibang lugar, parte ng Luzon, Visayas, pati na rin po ng Mindanao. Eh, ngayon, ganda si Kuya noong pagkain, nag-aalmusal muna tayo. Eh, kanarating lang po namin kagabi. Madaling araw na, alas 3 ng madaling araw. At yun nga. At pupunta naman po tayo mamaya dyan po sa Antipolo Rizal. Para po ihatid naman natin yung pinapadeliver ng ating bagong katribya na galing din po sa ibang bansa. Na ito naman po yung gagawain po ng kanyang kapatid. Kaya shoutout po natin si Sir Jason Tintiman. Atin na rin po yung kanyang kapatid. Yun po ang mamimit po natin mamaya, yung kapatid po ni Sir Jason. Sige, yan ang masarap. Sige po mga katriba, almusal muna po tayo. Ito, inihanda tayo ni Kuya po noong... Ano bang isla ito? Tilapia. Abang, laki po lang tilapia niya. Ano lang? Oo. Yan ang product dito sa Talisay. Tapos may barako. Ayan, saka ito. Tilapia din ito. Sinahing. Sinahing na tilapia. Eh, sigurado ito, yung umalambutan tinik. Yung bangos. Sinahing. Pati tinik. Ay, durog. Durog din. No? Ito naman, tilapia din ito. Tilapia yan. Ayos pala, no? Ayan, yung bangos to bangos. Bangos yan na pare style tilapia. Hindi, bangos niya. Bangos yan. Bidad. Boneless. Boneless. Wala siyang puto eh. Ayan mga katribya, ang number one kasing product pala rito, yung tilapia. Dahil doon sa Bulkan Taal, ano? Yung lake niya. Batangas tilapia. Alam nga, Batangas. Yun yung tilapia na masarap na hindi lasang gilig. Hindi. Ayun. Kasi meron kasi mga tilapia tsaka bangus, lasang gilig. Ay, ito pala, hindi. Kaya yun ang naalagaan dito. Tsaka dinarayo pala ito ng mga nagtitinda ng isda. Kaya po tayo mga katribya. So mga katribya, dito po tayo ngayon doon sa ating po ng kinukunan po ng ating pula na supplier. Ngayon, marami po sila, hindi lang po yung kalamansi yung kanila pong tinda o pananim, kundi pagkos, iba't iba pong mga fruit trees na kung saan, kung po pwede sa inyo pong farm, pwede kayo maglagay, pwede rin po kayo na kung saan pag nahintay ninyo, mga 2 taon, 3 taon, aani. Ngayon, kung ano na po ba ito, eto makakasama po natin ang ating mga kaibigan. Para po tayo ipasyal po doon sa farm. Tayla po natin si tatay. Ito po si tatay, matagal na po itong nagpupunla. Siya ang po kanyang pinamanan na niya sa kanya pong anak. Kung paano yung tatay ko, patagal din nagkakalamansi, pinamanan rin po sa amin yung kanyang kalamansi.
ito naman, si tatay naman, siya po ang tagagawa ng pula. Kamusta na po kayo, tatay? Mabuti naman at sa loob ng 40 taon na ipatuloy pa rin sa years pala kayo, no? Nursery plan. Na, dito na po kayo nag-umpisa, dyan na rin po ninyo pinag-aral mga anak po ninyo. Dito yung 10 anak ko na nakapag-aral at ngayon ay kumakain na rin ng ayos sa pamamagitan ng halamang ito. Hindi na masasabing mayaman, hindi na rin masasabing mahirap ang buhay. Kumbaga, katamtama. Katamtama. Sapat-sapat. Ngayon po si tatay, ipapasyal po tayo ngayon doon po sa kanyang farm o sa kanyang nursery, tawag po dyan, ano? Oh, nursery po. Yung nursery na kung saan ay dito po niya ginagawa po yung kanilang pag-grap. Tapos, iba't iba po mga fruit trees ang nandito. Sige po tay, ipisa na po natin. Ano ba ito? Ito punong ito ay, kung sa Tagalog ay yung iba, istarapol. Itong istarapol. Ah, istarapol. Ito naman yung abyo. Yellow istarapol. Pinakamasarap namang istarapol. Yan nga po ba yung kuhan nyo kay Mito sa Tagalog? Oh, ano? Hindi, ito ang kay Mito. Ah, ito kay Mito? Ito, yellow. Kabyo kung tawagin. Yellow istarapol. Eh, marami na po bang ganito sa atin? Konti pa lang. Kadalas sa tatatlo pang nursery meron kami niyan. Yung ganyang klase. Eh, ito po ba yung pinagkukunan ninyo ng dugtong? Ito ay kinukuha na lang ng bunga. At ang buto niya ay tatlo dalawa lang bawat isang bunga. At doon siya pinatutubo. Pero hindi na kami nagdudugtong dahil nakilala namin na tatlong taon na bunga siya. Yung garito, yung yellow starapol. Yellow starapol. Maganda pala, hindi pala siya matagal, nakagaya ng 8 years. Pauna rin pala ito. At meron din kami dito na tinatawag na Brazilian avocado, yung Brazilian avocado niya. Punta po natin yung Brazilian avocado. At meron din kami dito na yung ano ba katangian po ng Brazilian avocado? Ito yung tinatawag na atis. Red ates. Ah, red ates yan. Red ates ito. Bakagaling ano ho. Ito ang maliit pa siya. Yan o, may bulaklak o. May bulaklak na. Yan ang bulaklak. Pero ito kuya, hindi po siya grafted. Ay, grafted pala grafted siya. Grafted ito o. Ayo, kaya grafted. Maaga po kagad nagbubunga na. Yeah, yan po yung XL. XL, kung tumagin. Ito po kuya, ano po ito yan? Ito yung Suhan Dabaw. Suhan Dabaw, yan ba yung maliliit na matatamis? Malalaki. Ay, malalaki yan. Gaya, halos eh, maliit na malaki sa palad. Sa bola talaga. Sa bola. Pero ito yun yung mga puti. Puti po yung bunga niya. Ang laki ng bunga nito ay isang laki ng ginagamit ng mga batang bula na kung bilhin na ito, 175. Kamusta naman po yung lasa? Masarap. Yan, matamis naman yan kasi pagka Dabaw ay ka, matamis ay ka. Yan, ano po ba ito, kuya? Ito yung chico. Ito, ang chico namin. Yeah, chico. Ito yung big size kung tawagin. Hindi pa yan ang big size. Yan, ano yan? Kung tawagin lang ay super. Super ang tawag ka dito? Super. Yan na super. Pero ito naman, yung tinatawag na Sumanila. Gano'n ba kalaki bunga nitong chico na ito? Ang bunga nito ay isang laki ng malaki sa itlog ng itik. Abi sabi, medyo maliit lang. Ay, ganyan siguro, yan. Malaki sa itlog ng itik. Malaki sa itlog ng itik. Malaki na itlog ng itik. Oho. Bukod pa yung pindirusa. Pindirusa, talaga malaki siya, gatasa. Meron ako dyan, nakadram, mga may bunga. Yun ang binibinta ko dito sa mga malalaking kantidad. Sige, mamaya, papasyalan po natin yan. Ito naman po sigurado kilala ko ito eh. Yan, Magic fruit yan, magic ano? Fruits. Ayun. Ito na, Japanese orange ito. Japanese orange ito? Japanese orange. Ano ba ang tsura ng Japanese orange? Ano ba ang parang siyang dalanghita. Parang dalanghita? Oo. Ang bunga niya. Ano po siya? Orange din ang orange bunga din, niya? Orange din, kamusta naman po ang lasa niya? Masarap din ang, masarap ang lasa niya. Parang po ang kandel. Kung ikukumpira sa kalamansi, dalanghita. Ito po kuya, marami rin po ba kayong ganito yung Japanese na ito? Hindi totoong marami siya. Pero may nakukuhanan tayo ng mga kaysa isang daan ng ganito. Ayun. Galing. Ito ng copper line. Ano naman yung copper line na yan? Itong copper line na ito, tingnan mo yung amoy nito. Sa amoy pala masisiyahan ka na. Oo nga, ano? Mga panlahok ito, ang bunga, mabango siya mga katribyo. Sa mga minudo, apretada, binutuhan, para maalis yung kanyang lansa. Ito, papatanggal ng lansa yan. Kontra, doon sa
sa mga lasa na nakakaumay. Mm. Ito, yan ang so, buka. So, yan na kinukuha sa mga karne. Halimbawa, medyo na ako na yung karne, matagal na. Ano yan, ilalaga ba siyang kasama yung dahon niya? Pipiga lang siya. Ah, pipiga lang. Parang sa kalamansi, ipong kukuha siya. Parang kalamansi, pipiga, pang alis ng lansa. Ayun. Yan po ba kung kuya, binubutuhan din yan? Oo, ito yung binibiyak ito, pinipiga, gano'n. Ah, pinipiga rin para po ba siya yung lemon? Oo. Lemon style. Uh-huh. Kaya lang, ibang kuha niya, no? Kulo-kulo po tayo, no? Sa amoy pa lang, ah, sarap na ng amoy. Oo, ito pala pang patanggal pala ng lansa itong kuha na ito. Eh, marami po kayong kuyang ganito. Hindi totoong marami ang lahi niyan. Mm-mm. At ang nagkakaroon lahi, mga malalaking nursery to, tulad namin, nakakapag-okay. Para siyang utak ng tao, eh, no? Oo. Ito naman yung rambutan. Ayan, yun. Puntaway, super red. Super red siya. Gano'n na makalalaki yung kuha natin, yung rambutan tayo? Halos ay yung ar-ar at saka ito, isa. Mm-hmm. Ito lang masabaw. Suwabe ang laman. Masabaw at matamig. Mm-hmm. Yun yung maganda ang laman ng kuha na yan. Kaya tinawag na super red. Mm-hmm. Yan, grafted din po tata yan. Ito. Eh, ito po super yan. Ilang taon niya bago po magbunga? Magtinanim. Sa aking mother plan ay umaabot lang ng isang taon pagkalipas ng tanim. Ayun, kaganda naman pala ng kuha niya. Ito po tayo, ano po ito naman yan? Barricaded na chico. Ah, chico rin po ito. Oo, barricaded na chico. Barricaded na chico. Oo. Ano naman po itsura niya, barricaded na chico niya? Ang parang bunga nito ay parang itlog ng itik. Mm-hmm. Medyo tilos. Mm-hmm. Pero ito lagi, ang ngayon ang bestseller. Ang bestseller. Sa chico. Sabihin, iba po ang mas masarap ang tamis nito. Sa ayon sa mga bumibili oho. Bakit ito kahit na anong mahal ito ang hanap. Hindi po ba ginagawang wine yan? Wala akong alam pa tungkol sa wine no. Pero yan, ito siya minahanap lagi ng mga mayayaman. Ibig sabihin sa liit na ito, ito binabayaran ng 3,000-3,500 ang isa. Ay grabe pala ano. Ibig sabihin mayroon talagang quality niya. May quality. At yung gumagawa ng yung mga herbal. Mm-hmm. Ito ang tinutuklas, yung mga taga-agriculture natin na gamot din to. Ginagawa nila ang sangkap sa mga gamot. Magang gamot. Ay, kaya siguro po mahal. Siguro kaya mahal. Oh, yun. Kasi iba kasi dahon niya. Oh. Ayan, oh. Kata mo. Eh, ilang taon po bago magbunga yan, kuya? Pakikita ko sa'yo yung nasa drum doon. Ayun, bunga na niya. Oh, sige, mamaya pumuntuhan natin. Ha. Ito naman ito yung naman, ano yan? Brazilian avocado. Ayun. Gano'n po kalalaki naman itong Brazilian avocado po nyo na yan? Itong Brazilian avocado, kung makikita mo sa YouTube, pagkabiyak mo, talagang na orange talaga siya. Napakaganda. Orange makita po yung laman niya. Opo. Biyak yan kung ipakita sa YouTube. Pero yung labas niya, berde? Yung black, ang opo. Balat. Yung balat niya? At ang buto niya, black din. Ganun. Ay black, kakaiba pala avocado yan. Dito marami na nag-interview sa akin sa Has Brazilian Avocado, mga tiga Novicia. At karamihan po kasi mayayaman po ang mga nag-o-order ng ganito sa inyo. Ang bunga nito ay pinakamababang price, 200 pesos per kilo. Kilo? Ay grabe, malayong-malayo doon sa ating avocado. Sa regular natin. Sa regular natin, 80. 70, 60. Abay, halos dobling, mahigit. Ano? Kaya pala ito, ay benta dito sa inyong lugar. Yan din saan pinupuntahan ng mga taga Nueva Ecija at taga iba-ibang probinsya. At yung nag-online ko na taga Nueva Ecija, masyadong interviewin tungkol dito. Mm-hmm. Ako na po ang may-ari ng farm na ito. Ayun. Ako rin ang presidente ng agriculture sa Barangay Sampaloc. Ito po kuya, ilang taon po ito bago siya magbunga? Kung ayon sa kwan, 4 na taon na bunga siya. Dahil ito'y grafted. Grafted, opo. Gano'n naman po siya taas niya? Parang puno rin siya, tumataas ng gusto? O itong medyo may nito, limit din? Hindi na ito makataas dahil kinukuha na ng mother. Ito'y mother plant. Kaya hindi na siya naglalaki. Dahil kumukuha na rin ng dugtong. Ay, ni-stick na lang. Kagaling na. Ito. Yan o, isang linya yan. Ayun. Balik tatay, kayo po ang merong original na merong ganitong mother plant. Ayun. De marami na. Ito ay, ganito ay, po, gano'n po karami na po merong kayo ngayon sa kasalukuyan? Sa kasalukuyan kami, dadalawa ang meron nito. Ah, dito. Dito po sa Sampaloc. Yung aking anak lang, tsaka ako. Ayun. Pero ganito. Sa ngayon, ako lang meron ngayon ito dahil ang kanya nakuha na ni
Opo. Eh, yung pong kuan ninyo, itong variety po nito, saan pa po nanggagaling? Dati. Pinag-breed lang po ba ninyo yan? Galing ito sa ibang bansa. Mm-hmm. Nadala ito nung doktor. Ah. Hindi basta tao. Mula po ba siya sa buto? Mula sa buto. Oo, tapos kinuha po ninyo, nagkaroon kayo ng mother plant. Yun lang ngayon ang pinagkukunan ninyo. Mula sa buto yun. So sabihin, matagal ang proseso para nakakuha kayo ng grafted na ganyan. At ang at nga, hindi namin napipicturan, ang bunga nandun. Oo. Sa puno. Sa puno. Hmm. Eh ngayon po ba may bunga po siya? Meron siyang bunga na nagsimula na ang bunga niya. Ganito pang kalalaki. Ah, maliliit pala ngayon. Ayun, siyang laki lang na ang piso. Ang piso. Tsaka yung... yung 5 piso. Oh. Gano'n po ba kalaki ang nilalaki nitong Brazilian avocado? Kara po bang yung ordinaryong bunga, yung bunga niya? Magandang bunga niya, lumalaki din halos si ganito eh. Ganyan. Oh. Ang katangian po niya, kulay orange. Oo. Orange siya. At ang katangian... kamusta naman po lasa nung avocado na yan? The same din po ba ng regular nating avocado? Kasi hindi naman, ma'am, hindi magiging mahal ang bunga nito. Kung kagaya ng ordinary natin. Kung kagaya ng ordinary. Ay, sabihin, iba po ang magiging, iba lasa talaga dyan. Oo. Ah. Tsaka yung kulay niya, palagay ko, baka doon sa kulay nagkatalo. At kaya hindi naman orange. Ito, bibilhin ng tao sa 1,700 yung small oo, size. Oo, isipin nga, kung small size quality. Siya. Eh, ito po, kuya, yung ganito, mga magkano naman po yung ganyan. Siguro ito kung da sa mga sa suki na ninyo. Do sa mga online seller. Sa online seller. Yung sa price ng mga, online. Baka mga 3-5 ito. Oo, tinanganin niyo no. Tapos 4 years po siya magbubunga. Oo. Oo. Ah, kaya nga po makakapag-avail po nito, yun talaga mayayaman na malulawang ang farm. Oo. Oh. Eh pero sulit naman. Ano? Bigay naman. Oo. Oh. Oh. Halimbawa, kasi ito hindi naman palasak sa mga kuya, mga farm. Oh. Noong araw, ang mangga dito ay pinakamarami ang aming mangga. Oho. Sa lugar na ito, meron kaming lupa na nasasakop dito na 4 hektarya at kalahati manggahan. Mm-hmm. At ang barangay Sampaloc, Lainis, sa akin kumukuha ng estate na mm-hmm. pang-bading. Pang-bading. Kaya at marami kayo. At galing sa akin, ang ibinading, mm-hmm. tiyak na Carabao Minggo yan. Oh. 100%. Mm-hmm. Iyon po ba tayo maninipis yung buto? Maninipis ang buto. Oo. Mabuburok. Yan tulad ng ating kinain dyan. Opo, matamis nga po yun. Yung kahit na maliit siya, ang manipis ang buto. Nakuha na yung primera klase, segunda klase. Mm-hmm. Oh. Eh sa gano'n po, magkano naman na ibebenta yun? Hindi sa kagaya ng ordinary yung manggang kuha. Ano? Mas mahal yun? Pag dito na... sa nursery ko. Opo. Doon po sa bunga. Yung bunga niya, pagka yun na i-market, ang magkano yung ganun? Ang lagi niya sa market ay mabilis ang 140 per kilo. Kumpara mo naman doon sa ordinaryong kinalabaw, nasa 80 pumapalo yung iba. Oo. Malayo. Kalahati rin pala ang kuhan yan. At kadalasan, mas yung mahal. Umaangkat, kukuhanin sa akin ng 100, sila na ang magbibinta sa labas. Eh kumbaga yan, hindi naman po marami yan dito. Sa inyo. Kayo lang po ang mayroong halos dito. Mangga kalabaw. Oho, nang ganyan. Marami palagay ko kami na ang pinakamalawak ditong ganyan ng may nursery, nursery at may taniman. Ayun, kaya maganda. Ayun po mga katribuyo, pagka po interesado po kayo sa ganitong mga kinalabaw na maripis po ang balat, ayun, contact lang po kayo sa atin para po may ihanda po kayo sa farm po ni Kuya. Ito po Kuya, ano po ba ito? Ito nga, yung super red. Yan ang super red po nating tawag rito. Rambutan. Ayun, yung rambutan. Pati rin ito, ito avocado rin ito, ano? Oo, oh, avocado rin ito. Ayun. Ito kasama. Oh, ito pakikita ko sa iyo yung yung kungkwas na may bunga. Ah, sige po. Ito. Ito ang bunga ng kungkwat orange. Ah, kungkwat 'yan. Oo. Oh. Ay, kagbata pa lang may bunga na. Ayun, ang bunga oh. Ano ba itsura nito pagka pungkwat? Kulay orange din siya na pag malalaki. Dumidilaw din siya kapag nainog. Gano'n na po kalalaki pagka yan ay nagbunga? Yung talagang pitas eh. Yung pinakamalaki nito ay malaki din. Maliit naman sa... Kalamansi? Hindi, mas malaki sa kalamansi. Dalanghita? Maliit siya dalanghita. Ah, mas maliit. Ah, parang pong, parang kiat-kiat. Oo. Ah, eh kamusta naman po tayong lasa nito?
Maasim din siya at itong ikukumpira sa mga customer, bakit ito ngayon nahanap? Ba't niya po ba ganyan ang gusto ng iba? Pan-display lang po ba o ano? Siguro, sa mga restaurant, diyan pong dinisplay. At sa mga agriculture na marurunong, na ito sinasangkap sa mga kanilang kaalaman. Kumbaga ito, panghatak din po ng tao. Kasi nga iba nga naman siya. Ano? Pahaba ang bunga, no? Yeah, bata pa. Eh ganito tatay, magkano po sa online yung ganyan? Sa online? Oo, sa selling yung ganyan. Ganyan na yung size. Ano bang tawag dyan? Super na rin po ba yan? Super. Yeah, super. Dito lang sa akin, kung kuhanin niya, 600 ang isa. Isa pong ganito. 600. Ayan. Siyempre, kaya naman yung bata pa na nagbubunga na siya. Pagdating sa inyo, siguro mga 1,000 na yan. 1,000 plus dahil sa biyahe. Di ba laki nga po pala kuha niya, no? Maititipin niya naman. May pangkuhan pala siya. Ito, kuya, ano pa ito? Ito yung chokonan. Chokonan na puno. Ano po ba itsura ng kuha nito? Bunga? Ng chokonan? Napakagandang bunga niyan. At hindi, kaiba ang puno ng chokonan na halos 3 beses siya magbunga sa loob ng isang taon. Hindi lang isang beses? Lagi. Oo. Lagi siya, pagkakaubos, meron na. Parang kalamansi din pala, ano? Kasi 4 months yun, di ba? Ito, 4 months. Halos nga ang tatlo. Nauubos ang bunga, ito na uli ang sunod. Sumusunod uli. Ay, pakagaling naman pala dito. Ito po, ano ba ang itsura po ng bunga nito? Ang bunga niya ay malaki sa apple mango. Sa apple mango? Malaki. Malaki siya. Mga, kung ikukumpira, ito ay juice. Ang apple mango ay 7. Ay, kamusta naman po yung lasa niya? Aba, malaman, masarap. Matamis, okay siya. Makuha po ba siya sa sweet catimon? Ito nga sweet catimon. Ito yung sweet catimon na kuha siya, na variety rin. Ayun. Na bago ang pangalan, sa Batangas ito ay chokonan. Chokonan na ngayon. Pagdating sa Nubisia, sweet catimon. Sweet catimon. Nakakatuwa. Oo nga, binabago ang mga pangalan. Ito tatay, ano po ito? 18 greens. 18 greens. Iyan ba yung ordinary natin mangga? Aba, hindi pa rin yan. Iba pa rin po variety nito ng mangga. Katulad yan ng kay Juan, kay Mar. Yung malalaki. Ito, ano po ba ito? Ito. Yeah. Ayan, Japanese orange yan. Yun yung nandukang gina. Opo, sige. Ito naman yung purple mango. Purple mango? Puro purple lang ko yan. Pero ang pangalan dito, iba. Ano po? Sa Nubisia, ito yung purple mango. Pagdating dito, Yowen. Yowen. Ano po ba salita yung Yowen? Sa amin, kinagisingan namin yung Yowen. Parang salita. Yung yo, English. Yung when, English, parang... Parang yo. Patungo sa'yo, papunta sa akin. Yo when. Pero purple mango. Purple mango. Nabisiya. Pagka po sa Ilocano, yung when. Opo yun, oo. When. Galing pala na ko, yo when. Yan po, bentahan din po sa inyo to. In na in. Maganda pala yung mga mahihilig pala sa purple. Ito naman. Yan ang maganda. Yung original natin na kayat-yat. Ito yung original na pinagbutok ng kalamansi. Kayat-yat. Yung kayat-yat na maasim kung tawag. Yan talaga ang California. Yan talaga yung kwa niya. Pero matamis. Matamis talaga. Yung ating binibili sa palengke. Ito yun. Oo. Gagawin pala yan. Sabihin ito, magmumunga rin ito ng marami. Di ba marami magbunga yan? Ilang beses po bang magbunga ito para rin po bang kalamansi? Hindi pa namin nasusubok ito dahil ngayon lang kami tumuklas yung binili sa isin na bunga may kasamang gayang kahabang tubo. Hindi, yung katawan sa dulo nagdugtong kami. Nakalusog. Nabuhay, ito yun. Kaya ito, gagawin pa namin mother plan ito. Kagaling ano, isa. Para po magawa po ng mother plan, ilang taon po ang inaabot? Matagal. Siguro kung iahahanin ito ulit sa mga dalanghita, dalanghita bumubunga 3 taon. Ganun din yan. 3, saka lalagayin po ninyo ng kwad din. Doon tayo sa gawin po, doon tayo. Yung papaya namin. Sige po, tingnan natin. Kaya papasyal po tayo ni tatay. Marami pong kwad po si tatay pagdating po sa fruit trees dami rin po pala kayong kaimito no? Kaimito. Itong Chico. Chico, marami lang. Ang Chico niya. Ang likod, marami. Ito, ano naman po ito, Tay? Ito naman yung Atis Atimuya. Atis Atimuya, yun ba yung malalaki? Oo.
Eh, meron rin po ba yung atis na seedless? Ah, pakikita ko sa iyo yung mga bunga na sa plastic. Oh, galing na. Ito grafted din po ito. Oo. Ang pagka po ganitong grafted, ilan taong bago magbunga? Eh, pakikita ko sa iyo ngayon pang may isang bunga taong na rin. May bunga na. Oh, nasa po, plastic pa natin. Lamang. Uh-huh. Ito naman ang lado, sintones na lado. Iyan sintones na lado 'yan. Ano yung, po itsura naman ng bunga niyan? Ito ang original na sintones natin noong dumating ang Hapon. Mm-hmm. Kinagising nung tanim ng aming mga magulang na ito ang original na sintones na lado. Ah, lado ko tawagin. Pinakamasarap na kuwan ang lado. Ng kalamas. Bago pa yan singkom, bago pa yan Japanese orange. Ito muna panahon taga Hapon. Ito mother plant. Ano po itsura ng bunga niya? Aba, mas malaki, parang bilulo. Parang style yung orange din. Aba, yung parang bilulo siya. Mas malaki pa po doon. Masarap naman ang bunga niya. Oo, kagaling. Yan ang sintones nung araw. Sintones kung tawagin. Sintones. O yun. Sabihin, pero sa ating ngayon, lado. Lado. Verde rin po ang buong kwa niya. Oo. Ang bunga. Mm. Ayun. Ito po, ano po yun tayo? Ito ang star apple. Ay, star apple. Eh, ordinary natin star apple. O may breed na po yan. Ayan. Eh, malalaki rin po yan, star apple na yan. Oo, itong malalaki. No, yung mga talagang kuha na siya. Grafted na, no? Oo. Mga kuha na po siguro to. Ilan tao pagka yun itinanim, star apple? Ito naman yung seedless na avocado. Mm-hmm. Mother plant ko. Ah, ito yung seedless, walang buto? Ah, yan, walang buto. Oh, gano'n po ba kalalaki yung kuha niya, yung bunga? Pagka seedless. Parang pipino ang bunga niya. Malakas na ng kaunti. Mahaba. Oo, pahaba. Pahaba. Ah, gano'n pala. Eh naman, no, wala kang buto na makukuha at ma-enjoy mo yung pagkain. Sanga, makukuha mo diyan. Aray, duksong. Sabihin, paano kayo nagpaparami niyan? Ay, yung stick niyan, idudugtong sa galing sa buto. Ay, kasi wala siyang buto eh. Oo. Paano ginagawa na para dumami yan? Ay, itong stick na ito, idudugtong sa... Sa may buto? O, sa may buto, na sumibo. Ah, galing ah, pwede pala yun. Bababad natin sa gamot yun para mabuhay. Tapos, ganun. Ito yung idudugtong. Kaya magkakaroon niya naman siya ng bunga na... Oo, walang buto. At dalawang klase ang avocado. Ganyan. Mm-hmm. Isang avocado na seedless, ang isang sanga lalabas na cardinal. At pagka nag-connive siya. Doon ako hanga. Iisang puno, bakit nagdalawang sanga, ang isa seedless, ang isa cardinal. Dahil nga doon sa dugtong na yon. Hindi ko alam, dahil ang madre plan niya ay gayon. Kung iisipin, ang Diyos na lang ang talaga kamangha-mangha ang nagpasibol. Dahil nakita mo nga naman eh... Ang isang seedless. Seedless. Isa naman po eh... At sa isang puno lang. At yun namang malaki ang dahon, pure na seedless yun. Opo. Ito tayo, ano ba ito? Mga langka? Ay, mga langka. Ano po ba siyang kuan langka? Ah, tulad ng yan, langkang ito. Mm-hmm. Yan tinatawag na latex. Latex. Opo. Ayan, ano po ito? Ah, yung bungan China. Bungan China? Oo. Paano ba bungan China? Yung parang ginagawa nga. Oo. Ah, iba yung kung nga. Pero ito yung bungan China, iba pa yung ginagawang nga. Yung talaga bunga. Bunga. Ito, bungan China. Bungan China. China. Gano'n nang puso siya kalalaki? Ang bunga. Parang yung kwan. Punta pa tayo doon sa... Mas malaki pa ng konti sa nga nga. O mas maliit po doon. Pero mas maliit siya nga nga. Ah, mas maliit siya nga nga. Oo. Pero yung pakla niya, gano'n din. Ganon din. Ganon din ang lasa niya. Ayun. Iba, iba pala pa ng mga klase ng yan ang variety namin. Niya. Eto. Oo. Ayan, laki ano. Tumitimbang yan ng 8 kilo sang guwet. Ayan. Oo. Ay, laki pala ng papaya na yan. Ayan o. Grabe. Yung papayang yan. Oo. Ano, eh, kamusta naman po yung lasa niya pagka nahinog? Dalawa na ang kinuha namin dyan na 8 kilo at sanggwet ang isang bunga. Isang bunga. Oo. Matamis naman po. Suwabe, suwabe. Hindi siya matamis na matamis. Hindi naman siya matabang. Hindi naman siya matabang. Kung bisita po talaga. Pang senior at sa mga bisita, hindi siya may kakailan na maparami ang kain, hindi masama. Maganda. No, ano po pangalan po ng papaya na yan? May kaibang pangalan yan eh. Ito naman, Red Lady. Opo, ito yung karidiwan yata sa Red Lady. Pero ito pahaba, ano? Oo, yan ang Red Lady. Oo, red. Pero lalaki rin. Oo. Kulay pink po ang laman niya pag nahinog. Medyo, medyo... Medyo pink yan. Kasi yun ang ginagawa. Medyo nagro-rosa ng konti, loob. Loob. Yun. Huwag mo hayaan na maging dilaw na dilaw bago biyakin. Mm-hmm. At ang loob niyan, suwabing... Matamis siya. Galing po pala. Diyan din po kumukuha ng buto. Oo. Ayun. Madami pala ninyong kwan dito eh.
Ito naman po yung mga mangga po natin. Oo, dito tayo pumasok. Dito, sige po. Ito, atis din ito, yan. Ito ang ating muya. Ating muya, yung mga malalaking atis. Ito. Ating muya, ito, atis. Ito mga atis, ating muya, grafted. Oo, oh, grafted. Ito ay super. Marami na kayo, siguro ito, tayo napa-order nito. Oh, ito ang bunga ng ganyan ang ating muya. Ating muya. Ating muya. Oh. Yan o, oh, ayan ang bunga. Mm-hmm. Oh. Para pala siyang style anunas, ano? Pa, oh. Oo, oh, pero lalaki pa ito. Mm-hmm. Ang aking battery plan na yan, nasa likod na yan. Ay, ito, yun. Ante, ayan ay, rambutan. Ayan, ay, rambutan yun sa may kabila. Para pero makita ganda, ninyo. Ang ganda pala ng bunga ito, niya. Ito, ayan, ang bunga. Ng ating muya, yan o. Oh. Mm. Mga katribi, oh. Hindi siya talaga yung ordinaryong atis natin.